And yes, magandang tanghali po sa ating lahat. So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw guys, maraming nagtatanong sa akin kung paano inassemble natin yung hand pump natin, kung paano ko ikinonect dito sa erga nating CO2 dati. So, dati kasi guys, ang gamit natin CO2. So, ngayon, bumili tayo ng hand pump para medyo makatipid tayo. So ngayon marami nagtatanong kung alin ba yung mas maganda, yung CO2 o yung hand pump. So dati guys, matagal din ako gumamit ng CO2. So okay naman siyang itama, pero mas malakas yung pagka dito na tayo gumamit sa hand pump natin guys, pag ito na ginamit natin. Ang karga ko nga pala guys dito sa erga natin, 1.5 PSI lang. So yun lang kinakarga natin dito. So ang accurate shot naman, 7 putok lang tayo doon, tapos karga na tayo ulit. So yung CO2 kasi guys, minsan basis experience ko, pag naka isang box na tayo guys, pinapakargahan ko na yun kahit na mayroon pa naman siyang laman. Ang limit ko lang doon, pagka yung bagong pakarga siya, nakaka isang box lang ako, pinapakargahan ko na siya ulit. So bali tinatapon ko na yung laman nun. Nung nakaraan kasi huling hunting natin nun, tansya ko nakaka 50 perasong pellets pa lang tayo. So pumunta tayo sa hunting ground, akala ko mayroon pa. So mahina pala yung naging karga ng CO2 natin. So may mga pagkakataon talagang ganun din eh. So minsan konti na lang siguro yung karga ng mother tank, kaya medyo konti na lang din yung naikarga sa atin. So yung mga nagtatanong naman sa atin guys, kung paano ko na i-connect yung hand pump. So ang binili ko lang ito guys na hand pump, tsaka bumili tayo ng fittings. So siguro yung sukat ng fittings, lahat pare-parehas naman siguro yung sukat niya. Ngayon, so madali lang siyang idugtong guys, ganito lang ang gagawin natin. Parang ipipress lang natin ng konti, sasalpak natin. So okay na siya, tsaka na tayo magpapam. So ang bili ko nito guys, 93 pesos lang, bali 57 pesos kasama yung shipping fee na. Tapos yung hand pump naman natin, 1,120 yung bili natin. So ito lang ang pinakamurang makita ko sa Lazada, kaya ito lang ang in-order ko. Bali umabot din siya ng 1,180 kasama rin yung shipping. So halos uubos lang ng 1,300. So may hand pump ka na sa mga nagtatanong. So ngayon guys, may pellet tayo dito. Ang pellet natin, Mature, tsaka yung Astro. So may nagsuggest kasi sa akin na try ko raw yung Astro kasi maganda daw siyang itama. So nasubukan ko na to dati, yung mga nakaraang hunting natin nasubukan ko rin to, pero medyo hindi maganda yung kinalabasan dito sa erga natin, kaya binalik ko sa Mature yung gamit natin. So pero ngayon bumili tayo ng Astro guys, dahil itatry natin kasi mas malakas na yung karga natin dahil hand pump yun na yung gamit natin. So itatry pa rin natin to kung mas maganda bang itama siya o magme-mature tayo. So may nilagay na tayong target shooting. Ayun, kung mapapansin nyo. So pangalawang pilapil siya guys mula dito. So siguro mga distance niya mga 20 meters siguro. So bawat isang pitak yata mga 10 meters yan, ay dalawang pitak yan guys. So tatry natin, ipuputok natin yung Astro pellet natin, tsaka yung tatry natin yung Astro. Ito yung Astro natin guys. So itatry natin yung Astro pellet natin. Ito naman yung Mature natin. Talagang ang gamit natin guys mula pa noon, Mature talaga yung gamit natin. So nagtry lang tayo ng iba para masubukan din natin. So ito lang yung patuwa natin guys, lamesa lang. Tsaka hindi tayo gumamit ng gato, wala rin tayong gato. So dito ko lang pag magsisiro ko, yung tray lang ng itlog ang pinagpapatungan ko. So pag pinatong mo ngayon yung bat natin, yung mango natin, so halos parang makagato na rin siya, walang galawan.
Kaso nga lang medyo malakas yung hangin. Pero tatry pa rin natin targetin kung tatama ng maganda. Ikarga na nga pala to guys, 1.5 na yung inaikarga ko, so di ko na na-videohan. So tatry muna natin kung ano yung magiging kalabasan ng Astro natin. Ayan. Tsaka yung Major. So ayun guys yung target natin. So bali yung nasa right side natin eh Major pellet ang gagamitin natin. So na yung nasa left side natin Astro. So yung bilog natin ay guys kasi laki ng piso, yung pisong bago natin ngayon. So tatry natin. So hindi siguro gaano naka-zero yung erga natin, pero tatry natin kung saan yung magiging takbo ng bala niya, kung ano yung magiging resulta, kung maganda ba yung groupings. So mga 20 meters lang yan guys, yung layo na yan. So try muna natin yung Major. So try natin guys ng 5 shots yung Major natin. So malakas yung hangin guys. Tatry pa rin natin. So Major muna tayo guys, 5 shot muna tayo sa Major. So yun ang naging tama natin guys. Parang hindi ganong kit. Hindi ganong kita yung tama. Ayun pala kita. So nasa gawing kanan siya, tsaka medyo mababa ng konti. So isa pa. So pangalawang shots natin guys. So umuuga yung lamesa natin guys, kinakabahan yata, nanginginig. So ayan yung tama niya. So pang third shots natin guys. So ganun pa rin yung tama niya guys. Doon pa rin, so medyo may alog ng konti yung lamesa natin. So pang-apat natin guys. So yung pang-apat natin guys, tinamaan natin yung kulay itim sa gitna. So last shots natin guys, panlima. So doon pa rin guys tumama sa gitna. So yung tatlong shots natin guys, nakalabas siya dun sa may ginuhit natin. So yung dalawa halos pasok dun sa mayroong guhit, yung kulay itim. So itatry natin guys yung Astro naman tayo. So try din natin guys ng 5 shots yung Astro natin. So dito naman tayo sa left side. So puro talaga kaliwa yung, puro kanan guys yung tama niya. So hindi nga nakasiro. So pangalawa natin guys. So bali tatry lang natin kung saan talaga yung tama ng bala. So pumasok siya guys, malayo yung distansya. Pangalawang tiro natin. So ayun yung pangalawa natin guys sa medyo baba. Ito pangatlo natin. So bumalik siya sa unang tinamaan dati guys, so halos nakadikit siya dun. So medyo malakas kasi guys yung hangin. Ayun, sobrang lakas, umaalon yung tubig. So pang-apat natin to guys. So bali yung pangalawa lang yung humiwalay guys, yung tatlo pakat halos dun sila tumatama. Halos dikit-dikit yung tatlo. So last shots natin guys, pang lima.
malayo yung panlima. Tanggal ba yung tape? Subali sa 5 shots mo guys, tatama ka lang sa ibon tatlo, subali dalawa yung isasablay natin. So tatlo yung magkakadikit sa 5 putok natin. So ayan na nga guys, so na-testing na natin yung 5 shot ng Astro at 5 shots ng Major. So pwede natin silang gamitin parehas. So siguro medyo gumanda rin yung tama ng Astro dahil medyo lumakas yung hangin kasi natin. So pwede natin gamitin parehas yun. So di nga lang ganun ka accurate yung tama niya parehas. So bali siguro sa 5 shots natin may isasablay tayong dalawa. Pero maliit lang naman guys yung bilog natin dun. Baka kung bato-bato, pare, sa 5 shots na yun tatamaan pa. So okay rin kahit pa paano. So mas maganda guys yung pump natin kaysa CO2. Yung CO2 kasi guys pagka mainit tsaka malamig, so nag-iiba yung accuracy nun. So yung pump kahit na mainit o malamig siya nang gamitin natin, so okay yun. Tsaka makakatipid na tayo guys. So pwede natin gamitin yung Astro Pellet tsaka Mature. So ito gagamitin natin parehas yung dalawa na to. So ngayon guys, isabay na natin yung shoutout. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-hunting. So nung nakaraang upload natin, so di rin tayo nakapag-shoutout. So shoutout na natin ngayon. So marami-rami to ngayon sa shoutout natin. So sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, so Katropa Pits, Idol, shoutout sa'yo. Tsaka sa Guagua Tixay Fish Hunter, shoutout sa inyo. Kay Sunny Molyon ng Batangas City, shoutout po sa inyo sir. Tsaka sa kasamahan mo sa mga Batangas Hunter, kay Naonin Samonte, Odic Mendoza, shoutout din po sa inyo. Kay Lakwetchero Official, shoutout din po sa inyo sir. Kay Sniper Jun Di Guzman, shoutout din po sa inyo. Kay Redmond Bitanyo from Bansalan, Davao del Sur, shoutout din po sa inyo sir. Kay Jorel Kapending, shoutout po sa inyo. At shoutout sa lolo mo na kay Nestor Santos from Banban, na shoutout po sa inyo. Ilocos Norte yon. Kay Scabelos Hunter from Pasingkin, Ilocos Norte, shoutout po sa inyo. Manhunter, shoutout din po sa inyo sir. Kay Jonel Nepomuceno, shoutout din po sa inyo. Scupeta Bird Hunting PH, shoutout din po sa inyo sir. Kay Jewel Hunting Vlog, shoutout din po sa inyo. Kay Edward Francisco ng Candaba sir, shoutout po sa inyo. Kay Bisdak Hunter TV ng Paniki Tarlac, shoutout din po sa inyo sir. Kay Sunny Bat Blanes from Abra, shoutout po sa inyo sir. Ilocos Spergan TV, shoutout din po sa inyo. Kay Ricky Lano, shoutout po sa inyo. At saka kay Jocelyn Justacchio, yun, shoutout po sa inyo. Kay Ronald Ugario sir, shoutout po sa inyo. Kay Ramil Orel, shoutout din po sa inyo. Kay Boy Sablay Vlog, shoutout po sa inyo sir. Kay Jun Morales, shoutout po sa inyo. Tsaka kay Jamra Kumad, shoutout din po sa inyo sir. So ito pa guys yung isang pang shoutout natin. So bali naipon kasi yung shoutout natin, so halos 5 araw tayong hindi nakapag-upload. Kay Sunny Blanes ng Abra, shoutout po sa inyo. Kay Paterson Polinar from Bohol Hunters, shoutout po sa inyo. Kay Edward Francisco. Kay Carlos Clark Loterte, shoutout po sa inyo. Kay EG Tandingan, shoutout po sa inyo. Kay Mangkanor TV Hunters, shoutout po sa inyo. Kay Junjun Hunters, shoutout din po sa inyo. Kay Roel Paho from Bigan Ilocos Sur, shoutout po sa inyo. Kay Chudy TV Habadi, shoutout sa iyo from Haen. Kabangbang Hunters TV, shoutout din po sa inyo. At
tsaka kay Ronel Katoy sa from Pangasinan, shoutout po sa inyo. Kay Ronel Duahela, shoutout din po sa inyo. Kapalad Hunters, shoutout po sa inyo. Kay Berlin Padayaw, shoutout po sa inyo. At saka kay Roy Mar Magbitang from La Union. Ayun, kay Chodoro Escote, and shoutout po sa inyo sir sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. So ngayon guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. So baka sa mga susunod na araw, so makapag-hunting na tayo. So maraming salamat po sa panonood nyo.